What's up mga guys? Magandang umaga. Tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. Eto, isang international lawyer na si Attorney Arnedo Valera nagbigay ng babala kay PMJ Pangulong Marcos Jr. na delikado ang pagpunta niya sa Amerika dahil kahit daw may immunity siya ay pwede pa rin may pwedeng gawin pa rin sa kanya ang Amerika. Ayan, dito ipaniliwanag niya rito. At siyempre, dahil alam natin na ang US ay hindi pabor kay PBM dahil sila nga ang nagpatalsik dati sa kay PMS Pangulong Marcos Sr. ay sila ang nagpatalsik na hindi yung sinasabi nating people power, ay hindi po mangyayari ang people power na yan kung hindi back up ng CIA at siyempre ang sandatahang lakas. Siyempre, magkakasabwat na yan. Tingnan mo. Kung si Pangulong Marcos dinala lang sa paway, ewan ko, baka naibalik pa sa pwesto. Siyempre, magpro-protesta rin yung panahon na yan ay nandyan pa kami sa Luneta. Halos linggo-linggo kaming pumupunta sa Luneta Grandstand yan. Mga Marcos Loyalists, noong 1986 na yan ay ang daming protesta rin ng Marcos Loyalists. Pero si Pangulong Marcos Sr. ay nandun na nga sa Hawaii. At dito nga, meron talagang kaso sina Imelda at ni BBM. Kaya yan ang pag-uusapan nila ni Mike Abe. Si Attorney Arnedo Valera, pakinggan natin. Una kong itanong, merong invitation si President Joe Biden kay President Marcos. Meron ding United Nations General Assembly na sa New York na posibleng puntahan ni Pangulong Marcos. Ngayon, ang tanong, dahil nga sabi nila for security, sabi ng mga Pilipino, huwag muna, pero ito daw ay kailangan. So, kayo bilang isang abogado, international lawyer, at kayo matagal dyan ng Pilipino sa abroad, especially sa Estados Unidos, gaano kahalaga ito na hindi dapat i-atras? Gaano kahalaga din ito para sa atin, para naman huwag ituloy ang mga biyaheng ito? Paki-educate nga po ninyo ang ating mga nanonood ngayon kasi nag-aaway, hindi man away, nagbubungguan sila ng idea. Maraming nagsasabi nung may mangyari kay Prime Minister Abe na binaril ng sumpak doon sa kanilang bansa, akala nila mangyayari kahit kanino yun. Medyo alarming. Kayo bilang lawyer, ano po ang magiging advice nyo doon sa dalawang punto? Kahalagahan o anong mawawala sa Pilipinas kung hindi tutuloy ang biyaheng ito? Well, siguro ang magandang tignan dyan, Mike, yung tinatawag natin background kung ano ba ang kahalagahan ng pulisiya natin sa panlabas, no? Or even yung specifically yung foreign policy. Kasi alam mo, mahalaga rito tignan. Round 2! Daddy versus Lunch and Meat. Ready, fight! Iprito ang patatas. Isunod! ...nan yung haligi, tatlong haligi ng ating foreign policy. At isa dyan yung patuloy na ugnayan sa mga iba't ibang bansa at different international organizations, no? Sa usapin naman ng mga bansa, alam natin yan na nagkaroon tayo ng deklarasyon na lahat kaibigan natin, wala tayong paaway, at iba't ibang imbitasyon ngayon ang lumalabas. Ngayon, puntahan natin yung punto mo, no? Kailangan bang bumisita si Pangulong BBM Jr. dito sa imbitasyon halimbawa ni President Biden? Siguro, ang dapat tignan dyan is meron bang prioridad na dapat gawin yan? Yan ang unang tatanungin eh. Mm. Or kaya bang gawin yung visit na yan na kung hindi naman kinakailangan yung physical presence considering na nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. At pangalawa, ano yung pahalagahan ng pagbisita nito? No? Kung ang sinusunod natin halimbawa ay foreign policy na kung saan ay lahat kaibigan natin at wala tayong tinuturing na kaaway, that means na meron tayong batayang prinsipyo na tayo ay nagpupursue ng independent foreign policy.
So titignan yung mga elemento niyan. Kung ito bang pagbisita sa Amerika sa imbitasyon ni President Biden ay saklaw ba yan or naakma doon sa independent foreign policy statement or declaration ng ating Pangulong BBM Jr. na kung saan ay sinabi naman niya na itutuloy niya, no, yung merong continuity ng foreign policy ni President Duterte, no, sang-ayon doon sa pambansang interes ng Pilipinas. So mahalaga yung tignan yan ng mga advisors ni Pangulong BBM Jr. kasi usapin yan ng hindi lang national security, usapin din ng economic security, and then at the same time yung pag-strengthen ng bilateral relationship with other countries, and at the same time yung multilateral din na relasyon sa iba't ibang bansa. So alam naman natin na tayo bilang isang soberenya at malayang bansa ay meron tayong sariling kapakanan na dapat bigyan ng seguridad at i-preserve, no? At meron tayong national interest na tayo lang mismo ang mag-define. Hindi yan dapat i-define ng iba't ibang bansa. Tayo ang nakakaalam kung ano mas maganda at makakabuti sa sambayan ng Pilipino, no? Ngayon, yung imbitasyon ng UN General Assembly, mahalaga yan, no? Yes. Pero ano ba yung objectives, no? Ano ba yung makakamit na tinatawag nating positive effect nito, no? Or ito ba ay kung babalansehin mo, halimbawa, yung situation, alam natin na gusto natin na magkaroon ng positive image ang Pilipinas, pero titignan din natin yung seguridad ni Pangulong BBM Jr. And then of course, pangalawa, tignan natin yung mga nagbabalak na magplano na sirain. Alam natin, patuloy yan. Kahit na sa New York, sa Estados Unidos, hindi titigil ang kalaban ng administrasyong BBM Jr. Bagamat makasaysayan yung halalan na naganap na 31 million ang bumoto at nanalo siya rito sa Amerika. No? Pero, ayan ang kanilang tinatawag na i-weigh, no? Yung balansehin niyan. Prioridad ba ngayon niyan ng ating pamahalaan na lumabas si Pangulong BBM Jr.? Or ang nakikita ko kasi ngayon, mas priority yung internal. Yung mas priority yung bigyan niya ng tamang kasagutan, at yun nga ang ginagawa niya, at very positive yan, yung tinatawag nating tinitignan niya yung usaping panloob. No? Kaya napakaganda nung nangyayari sa loob ng 10 araw or almost 11 days ng kanyang administration ay matibay yung economic team niya. No? Alam nila kung ano yung tutusigin nila, no? At yung tinatawag nating prioridad, lalong-lalo na sa usapin ng economic security. And by the way, economic security, isang malaking, malaki at mahalagang haligi rin yan ng ating foreign policy, no? Mike and Jay. Well, sa tingin po ninyo, bilang isa sa mga international lawyer na Pilipino dyan sa Estados Unidos, kailangan na ba ngayong taong ito ay, alam natin mahalaga, hindi naman pwedeng walang hindi mahalaga yung biyahe kung sakali. Both pabor sa Pilipinas, pabor sa US, pabor sa atin, sa United Nations. Pero kailangan na ba ngayong taong ito, 2022, kasi marami namang panahon pa, nagsisimula pa lang. Tama rin na siguro unahin muna yung mga local problem namin dito bago yung international. Pero siyempre, conforme yan sa recommendation at diskarte ng Office of the President. Pero kayo, bilang isang abogado at nandyan sa Estados Unidos, ano ang sa tingin ninyo? Unahin yan or manatili muna dito? Ako, alam mo, personally, no, kaibigan ko ang family ni President BBM Jr., no, lalong-lalo na ang kanyang may bahay, si First Lady. Ang aking personal na posisyon diyan ay hindi ito yung panahon, hindi prioridad diyan na lumabas siya through the invitation ni President Biden, no, at pumunta rito sa Amerika. Dahil kaya naman niyang gawin yan kahit na hindi na magkaroon ng biyahe rito sa Amerika. In fact, kung tutusin, pwede pa nga na imbitahin niya si President Biden sa Pilipinas kung sakasakali or sa isang usapin ng ASEAN na kung saan ay nagtatatag si Pangulong BBM Jr. ngayon ng multilateral relationship sa kanyang mga neighbors, no, na napakahalaga. Tandaan natin na tayo ay nagpapatibay ng relasyon
hindi lang sa Amerika kundi sa iba't ibang bansa katulad ng China, no? China, Australia, Russia. Japan, Korea, kahit na Russia, no? Ang napakahalagang tignan ay hindi yung alyansang militar. Ang tignan natin ngayon sa bagong kalakaran sa mundong ito ay yung economic alliances. Correct. Kasi kung ako nga yung masusunod, alam mo, Mike, kung ako masusunod, din magdeklara nga na tayo ng neutrality. Mm. Yung fourth, meron sa principle ng international law, yung tinatawag kong fortified neutrality, no? Na ang focus natin ay bagamat pinalalakas natin yung sandatahang lakas natin, ang ating military, ay libre tayo na magkaroon ng economic alliances with different countries. Bakit? Kasi yun ang pangunahin eh. Kung tutuhugin natin at susundan natin yung sinasabi ni Pangulong BBM na uunahin natin ang panloob nating problema, lalong-lalo na sa usapin ng economic and food security, ang food security ay bahagi ng economic security, ay tama lang na yung mag-stick tayo sa basic needs approach. Okay. Na sa tingin ko ay mag-promote ng self-reliant economy na ginagawa na nitong magaling na economic team ni Pangulong BBM Jr. And at the same time, iyan yung sinasabi nating direction na binitawan pa ni Pangulong BBM Jr. at ni VP Sara nung kahit nung kampanya nila, no? Usapin ng batayang pangangailangan ng sambayan ng Pilipino, lalo-lalo na yung pagkain, no? Yeah. Kaya nga yung usapin ng self-reliant economy, alam mo, alam ko dyan na madalas dyan sinasabi yung usapin ng bigas, yes, usapin food, ng production, food security. Okay. Production, lahat yan, iyan ang dapat tignan na pagtuunan ng pansin. Okay. Alam mo kung bakit? Kasi may crisis tayo, may inflation. Mm. Tatlong crisis ang binabantayan sa buong mundo. Yes. Yung pandemya na kasama pa rin tayo dyan. Pangalawa, yung climate. Ayan, at may patalastas muli. Pakinggan lang natin. Of course, pangatlo pa rin yung technology, no? Na napakahalaga. Kaya nga, tinitignan ko itong 11 days sa direction ni Pangulong BBM Jr. Ay, alam mo, napapapalakpak ako dahil halimbawa, kahit sa usapin ng technology, yung move towards pag-digitize at i-advance ang transformation ng bureaucracy natin ay napakahalaga. Ganyan din yung mga executive orders niya na kung saan ay nire-reorganize niya. So babalik tayo dun sa pangunahing tanong mo, Mike, ay kailangan ba, prioridad ba yan na bumisita at magkaroon ng state visit dito sa Amerika sangayon dun sa imbitasyon ni President Biden? At this point in time, hindi ko nakikita yung kahalagahan for purposes of meeting itong prioridad, economic priority ni Pangulong BBM. Okay. Kasi pwede naman gawin yan sa ibang bagay. Okay, Attorney, bago para si Jade sa iba pong mga tanong, may pahabol lang po ako ito. Medyo sensitive ito, pero dahil abogado ka naman, international lawyer ka, so, paki-educate mo nga ang mga Pilipino dito at sa abroad na nakikinig. Kasi alam naman natin, may mga dati pang kaso ang mga Marcos sa Estados Unidos. Okay? At alam natin may problema si noon ay Bongbong Marcos, now President Marcos Jr. sa Estados Unidos. Ang sinasabi ng U.S. Embassy dito sa Manila, dahil presidente na si President Marcos, meron na siyang international immunity. In other words, kahit saan siya magpunta ng Amerika, hindi siya huhulihin, hindi siya mahaharas. So, paki-explain mo nga, attorney, bilang international lawyer, paano ba ito? Ano bang mechanics nito? Ano ba itong batas? Ano ba itong policy ito? Ito ba ay totoo sinasabi ng embassy? Kasi ang mga Pilipino na babahala diyan sa isong 'yan. Tama 'yan. Ayan, maganda 'yan, pakinggan niyo 'yan, yung paliwanag ni attorney diyan. Mike, no? Alam mo, sa international law, meron tayong tinatawag na sovereign immunity, no? Okay. Na kung halimbawa ang isang head of the state sa kanyang pagtatalaga at paggawa niya ng kanyang mga functions as the head of state ng isang sovereign nation katulad ng Pilipinas, ay hindi siya pwedeng dapat sakaan or pigilin sa kanyang functions na ito, no? Kaya nga kung pupunta siya sa ibang bansa ay dapat lang ang ibang bansa ay makipag-ugnayan na i-respeto yung immunity niya, no?
Kaya lang, ito ang problema, no? Kasi alam naman natin halimbawa sa Amerika, there are three branches of government, no? Alam natin na meron general principle of immunity, no? Pero ang three branches of government, katulad natin, ay meron kang executive, meron kang legislative, meron kang judiciary, no? Na kung saan you're talking of, let us say for example, specifically yung contempt orders. Na yan, contempt orders na yan existing against issued against President BBM Jr. ay way back pa yan, nung hindi pa siya presidente. Well, of course, pwedeng pag-usapan yan as a matter of committee. Kasi alam mo, sa batas ng international law, merong principle of committee, yung respeto sa head of state. Pero yung usapin ng embarrassing the head of state, ay may meron na tayong mga different examples yan na nagawa, no? Na sineserve yung contempt order, dahil yan ay independent ang court doon sa executive branch, katulad ng Department of State na bahagi yan ng executive branch ng Estados Unidos. Kakaiba yan sa korte. So, alam natin na pwedeng mapag-usapan yan, pero yung ikokos nilang embarrassment sa ating Pangulong BBM Jr. ay gagawin yan at itutulak ng hindi lamang ng mga opposition at hindi lamang yung mga tumutulik sa kanya magmula ng kumpanya, talagang tama yung sinasabi ng Presidential Legal Advisor na si former Senate President Enrile, na talagang merong mga plan dyan na hihiyain siya at i-embarrass siya sa labas ng ating bansa, hindi lang sa Amerika kundi sa iba't ibang bansa, no? So bakit mo kailangan pasukin yon at paglaruan yung usapin ng sovereign immunity, no? Alam natin, as a matter of theoretical principle, merong immunity ang head of states. Pero ibang usapin yan kung merong plano to embarrass your president at mag-create ng situation na very uncomfortable sa isang duly elected president katulad ni President BBM Jr. Mm-hmm. Can they serve the contempt order? Yes, they can do that. Mm-hmm. Regardless of the legal effect, Mike and Jake, no? The fact is, nandun na yung damage that is to be done. Mm-hmm. And kung ako yung advisor ni Pangulong BBM Jr., I'm not going to risk that. Totoo. Just for purposes na pahiyain ako sa ibang bansa, no? Kasi walang control ang Department of State dyan when the time comes na sineserve nila ang contempt order, for example. So dapat yan, attorney, ang ikonsidera ng BBM camp na kung pupunta ba o hindi dyan sa Amerika. Dahil kung maalala mo, attorney, ito palang kaso na yan dyan sa Amerika, nag $350 million contempt judgment pala dahil sa paglabag ng utos na ipinagbabawal ang paggalaw ng mga ari-arian ng mga Marcos na nakalaan para sa mga human rights victims noong martial law. Yan ang hatol ng korte dyan sa Amerika kay Bongbong Marcos at sa kanyang ina na si Imelda Marcos. And remember that, Jade, na yung timeline na yan, that was prior of him being elected as president. Mm-hmm. So yung immunity is usually sa interpretation ng international law is during the performance of your duties. Mm-hmm. So yun yan. So may mga loopholes dyan, legal loopholes, in terms of that contempt order existing na before. So papayag ba ang court or through the prodings of the executive branch na ang court dito sa Amerika ay i-lift nila yung contempt order? Well, kung meron silang 100% guarantee na i-lift nila yung contempt order, well and good. I'm going to strongly advise President Marcos Jr. na yeah, you're okay, because the immunity na pinangako under international law, which is highly respected, ay magkakaroon ng ipin yan. Kasi alam natin na walang contempt order na outstanding dyan na isa-serve sa'yo at any given point in time. Mm-hmm. Kasi paglabas mo sa isang performance of a governmental function, halimbawa sa state visit mo, paglabas mo dyan, ay ibang usapin na yan. Mm-hmm. Di ba? So at any given point in time, an independent branch of the government like the judiciary can exercise its functions. Hindi yan pwedeng tiktahan dito sa Amerika ng executive at ng legislative. Mm-hmm. At iyan ay itinatawag natin i-exploit ng mga kalaban ni Pangulong BBM Jr. Mm-hmm. Eh kahit yun ang mahirap.
mayroon palang mga loopholes na yan. Ngayon naman na, yun na nga, yung independent body, ang judiciary, na pwede daw nilang ipatupad na hindi, kumbaga ay, hindi parang hindi nila i-recognize yung kanyang immunity. Yan. Kaya delikado talaga. Kahit pa mismo si President Biden pala ang nag-imbita, attorney, eh talagang walang magagawa si BBM kung gustuhin ng korte doon na i-serve yung kanyang kaso. Ganun po ba? Oo, tama yun. Kasi ang punto rin... di ba? Maliwanag. Yung sinabi ng international lawyer na kahit si Biden ang nag-imbita, ay pwede pa rin i-serve yung court sa Amerika dahil nga independent body. Parang dito rin, independent body ang korte, korte suprema o basta yung tawag dyan, judiciary. Dito is yung pagsaserve na yan, regardless kung may immunity siya o wala, ay pwedeng gawin niya ng korte, no? So, kung ginawa yan, halimbawa na hindi nalilift yung contempt order, you have done the damage. Nandun na yung embarrassment, yung political embarrassment. At tandaan natin na itong political embarrassment na ito ay hindi lamang para kay Pangulong BBM Jr., kundi sa sambayan ng Pilipino. So, wala kang 100% assurance dyan, no? Na magkakaroon ng tinatawag nating principle of committee na ma-observe na kung saan hindi yan maisa-serve kung nandito na siya rito sa Amerika. Ang pagkakaalam natin, okay, attorney, hindi lamang Amerika ang nag-imbita kay Pangulong Marcos, kundi maging ang China. Ano naman ho ang dating po sa inyo doon, sa imbitasyon na yan? Well, yung mga bagay na walang komplikasyon, alam mo naman, simple lang ang sumusunod yan, puntahan, di ba? Okay. And tandaan natin sa isang multipolar world, sa relasyon, kung titignan natin yung prinsipyo na binitawan ni Pangulong BBM Jr., magmula ng kumpanya magpahanggang ngayon, na tayong bansa ay isang malayang bansa at meron tayong sariling pambansang interest na kakaiba sa pambansang interest ng Amerika, China at Russia. That means na libre dapat tayong mamayagpag at magkaroon ng matibay na relasyon sa iba't ibang bansa. Wala tayong kaaway hanggat maaari lahat kaibigan natin. Yan ang nakatalaga sa ating saligang batas. Yes, yes. Kaya doon sa punto ko pa rin, ay nilalagay ko pa rin, ay hinihimo ko sana magkaroon ng proposal. Mm-hmm. Kung tayo ay magkakaroon ng alyansa, mag-focus tayo sa economic alliances, hindi military alliances, para hindi na tayo nahihila sa mga gera na hindi natin gera. No? Okay. At saka yan naman ang kailangan natin. Yes. Meron bang batayan yung aking panukala na magdeklara na lang tayo ng neutrality, yung fortified neutrality? Oo. Kasi yan ang pambansang interest ng ating bansa. Mm-hmm. Katunayan nga yan, kung titignan natin, we cannot be paying lip service in pursuing independent foreign policy. So, patibayin at ituloy yung ginagawa ni Pangulong Duterte at baguhin pa at maging creative. Palakasin natin yung people-to-people relations, halimbawa with China, hindi lang sa government-to-government level, yung people-to-people relasyon. Kaya natutuwa nga ako dyan sa inyong merong association dyan of Philippines and China Understanding, yes, na kung saan ay nagkaroon ng mga awarding. Napakaganda niyan. At pati na sa ibang bansa, Australia, Korea, Russia, yan ang kailangan natin. Mm-mm. Kasi tandaan natin na ang ating national interest, we should definitely define it, at yan ay kakaiba sa mga pambansang interest. Well, Attorney, si Mike Abby po ito, may singit lang po ako at doon sa issue ho nung sinasabi niyo na pwedeng, actually hindi yung aking nalaman doon sa ibang abogado na pwede pa rin na hindi makukontrol ng Washington DC ang korte sa Amerika. Dahil alam mo naman dyan, federal, iba-iba. Actually, si Pangulong Marcos nga, kung siya ay BBM pa lang, hindi pa siya presidente. Kung halimbawa, ang kaso mo sa Hawaii, doon sa ibang state, sa ibang lugar, hindi siya basta-basta makakarating, makakapunta ron. Kailangan may clearance pa. Ganun po ang sistema dyan. Ganito, ang tanong, attorney,
Eh bakit kung ganyan ang sitwasyon, eh bakit parang mula doon sa ating ambassador to Washington DC, diyan sa lugar mo, si Ambassador Jose Romualdez, eh bakit parang siya yung nagsasabi na parang kailangan itong biyaheng ito, sinisigurado niya, walang magiging problema? Bakit gano? Hindi ba niya alam ito sinasabi mo ay pwedeng mangyari? Dahil sabi mo nga, hindi mapipigilan ng Washington DC ang pag-issue ng kung ano mang gagawin nila ang pangaras kay Marcos kung sakali pumasok ng Amerika. Bakit ganoon? Ay siya po yung ambassador ng Pilipinas sa Washington DC. Well, alam mo, kaibigan natin yan si Ambassador Babes, no? With all Romualdez. Due respect and respect to him, Romualdez. So, tawag ko kasi Babes Romualdez, Ambassador Babes Romualdez. Ang kailangan dyan ay suriin talaga yung konteksto at saka yung prinsipyo ng immunity na tinatawag nila. Diplomatic immunity or kung immunity ng heads of state, no? Vis-a-vis doon sa court orders na that were existing already before maging presidente si Pangulong BBM Jr., no? So, balansihin natin yan kasi wala tayong garantiya dyan na hindi makakaroon ng political embarrassment ang ating Pangulong BBM Jr. And ako, isa akong tatayo dyan na I don't want that to happen in these early years ng meron tayong historical na election at nahalal. Pero ganito, Atty. Masingit lang ako para lang humalinaw. Total, nandiyan naman kayo. Pilipino kayo. May puso sa mga Pilipino. May pagmamahal sa ating Pangulong Marcos. Pwede siguro kayong mag-advise sa ating ambassador na magdahan-dahan tayo dito. Dahil alam ko, ang paniniwalaan ng Office of the President ay base sa recommendation at pagsusuri ng ating ambassador para sa seguridad at relasyon sa bansa. Yun ang trabaho niya eh. Pero sa ngayon po, pasintabi na kay Ambassador Romualdez, excited siya ang dating eh. Excited para sa akin, excited yung kanyang pagpapaliwanag na definitely pupunta ng United Nations General Assembly at yung invitation pwede rin pagbigyan. Pagkatapos ito sinasabi mo bilang international lawyer, siguro para makatulong sa seguridad at nang hindi na ho mangamba ang mga Pilipino, pwede mo sigurong sabihan o advice or ipaalaala sa isang ambassador itong mga posibleng mangyari na dapat iati mo ng ingatan, siguraduhin before tayo magdesisyon. Pasintabi na ho, hindi kita inuutusan. Idea lang ito, Atty. Kung anong inyong daon nandating sa inyo. Alam mo, nabasa ko yung kanyang pronouncement dyan. Kaibigan ko matalik si Ambassador Romualdez, no? I'm just 20 minutes away from him. Gustong magpasiklab. Mag-i-email ako sa kanya in person actually nung nabasa ko yun. Maraming lumalabas na different kinds of legal international law principles na pinapaliwanag yung sovereign niya. Pero in theory, okay siya. Pero pagdating mo sa practice, makikita mo ngayon dyan yung dynamics at interplay ng federal and state law. Katulad nung nabanggit mo, State of Hawaii, may sarili yan na palo kasi may sariling saligang batas yan tsaka constitution at doon sa mga federal laws, no? Kaya I will definitely send my comments regarding that, no? Naintindihan naman natin na we want to create a positive image at healthy relationship at stabilize yung relasyon ng Amerika at ng ating bansa, no? Ito na yung pagkakataon. Pero at this point in time, alam mo, it's too early. Hindi naman kailangan. Kung makaya mong i-attain at ma-reach yung objective mo for establishing a healthy relationship with two independent countries, Philippines and the United States, na hindi ka magtataya o magte-take ng risk or mag-assume ng risk towards political embarrassment as a head of state, dapat tignan din yon at i-weigh in ng ating ambassador at ng mga ibang officials ng Philippine government. Okay. Mike. Well, Attorney, alam po natin sa kabila po noon, nakita po natin na noong inaugurasyon ni President Bongbong Marcos, nagpadala ang Amerika ng mga delegado. Ang ibang mga bansa nagpadala din. Ano ho ba ang naramdaman ninyo at nakikita dito sa pagdating at pagdalo ng mga matataas na opisyal mula sa iba-ibang mga bansa sa mismong inaugurasyon ni President Bongbong Marcos? Alam mo, Jade, bilang Pilipino, taas noo ako niya sa ganyan, no? Talagang makabagdag-bagdamdamin niya na nakakataba ng puso yan na makita mo yung respetong nilalahat
at binibigay ng iba't ibang bansa na hindi lang isa o dalawang opisyal ang pinagdadala nila, kung marami talaga, no? Kasi nililigawan tayo strategically, mahalaga yung ating lokasyon at mahalaga yung ating kalagayan sa geopolitics, no? Lalong-lalo na sa usapin na tayo bilang independent country ay nakalagay sa isang lokasyon na kung titignan natin ay we can greatly affect yung geopolitics between two superpowers. Alam naman natin na nagbabanggaan ang US and China, including isa pang superpower na namamayagpag ngayon, na projecting itself na isang superpower, ang Russia. Pero ang kahalagahan dito na nakikita ko, yung kanilang pagpapadala ng mga opisyales ay hindi lamang yung tanda ng respeto sa historical election o sa ating halalan, kung nakikita nila na yung pagkatao ni Pangulong BBM Jr. ay binibigyan nila ng pagkakataon at naniniwala sila na magtutulak si Pangulong BBM Jr. ng isang economic prosperity or direction, papuntang economic prosperity, na kung saan ay dineklara niya na ako ay makikipagkaibigan sa inyong lahat at mag-establish ako ng diplomatic relations, multilateral and bilateral. At iyan ang mahalaga dahil iyan ang national interest ng ating bansa. At aasahan natin, Attorney, na sa mga susunod na mga araw sa ilalim ng panunukulan ng Marcos administration ay positibo at mararamdaman natin ang tulong ng iba-ibang mga bansa. Sigurado yan. Sa ganitong pagkakataon ng ugnayan, alam mo, isang mahalagang haligi yan. Yung tinatawag nating economic security, hindi lang panloob kundi panglabas. Kasi alam naman natin sa isang globalized world, yung economic security natin ay nakakawin yan sa relasyon natin sa iba't ibang bansa katulad ng China, Australia, Korea, Japan, US at ng Russia, no? Kahit sinong bansa ay dapat kaugnay natin, kaibigan natin. Kasi alam natin kung ano yung pangunahing pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Yan ang mas mahalaga sa lahat. Okay. Maraming salamat po, Attorney. Ayun guys, narinig natin ang sinabi ni Attorney Arnedo Valera na pwedeng ipatupad ng korte ng Amerika yung kaso nga ni BBM dyan, dahil hiwalay naman yung executive na tinatawag sa judiciary. Ganun po ang mangyayari dyan. Ang pagkaalam ko sa kanyang paliwanag dyan ay pwedeng iserve for the purpose of embarrassment. Ayun. Ayan guys, kaya dito konting shoutout na po tayo sa inyong mga comment sa ating live. Konti lang po ito. Epipanya Tapaya, wow, nice view, Sir Roman. Dito po nung nag-live tayo, yung nagtatanong si Judith Elias, mega love shoutout Sir Roman, ganda naman dyan. Saan yan, Sir? Sabi niya, dito lang po sa Sarping, San Juan, La Union. Yan, Sarping Paradise of the North. Kalapit lang po. Hindi dun mismo sa Sarping, yung place na yan. Pero, tabi. Tatabi lang. Norman Flores, kumusta ka Sir Roman? Mabuhay ka at sa iyong pamilya. God bless. Salamat, Norman Flores. Josephine A. Luna, FFCI Mandaluyong chapter, Pintas Gayam Dita. Ayan nyo, Sir Roman. Opo. Rupino Rondon, nagpintas dita. Ayan nyo, Sir. Sabi niya. Na Sir Syed, wow, ganda talaga. Saan lugar kaya yan, bro? Dito nga po sa San Juan, Sarping, La Union. Willie Antonio, good morning sa iyo, Sir Roman Carino. Super ganda view naman dyan, sir. Watching from Centro Apari, Cagayan Valley, yun. Cezanne Ekman, kumusta, Roman? FLM lang ang malakas, eh? Mabuti naman po. FLM Irving Antonio, love, love. Nilda Lozano, saan yan, banda Sir Roman? Relaxing place. Wish I can be visiting there when I'm Manila coming Sunday. Enjoy and keep safe. Ayan, dito po sa La Union, ma'am. Medyo malayo-layo po sa Manila.
45-hour biyahe po. Nilda Lozano, saan yan? Banda Serma, relaxing place. Enjoy and keep safe. Yun. Naulit lang pala. Belen Kadaan, good morning Sir Roman. Pasyal din pag may time. Fresh air sa labas. Oo, ang ganda ng hangin. Talagang nakakantok. Relax. Nanding Mercado, okay yan Sir Roman. Pahinga naman pag may time. Ayo mga guys. At hanggang sa muli, ang iyong kaibigang Roman Carino LTV. Laging sumusuporta lang sa ating pandemic hero, Francis Leo Marcos. Ako'y magbabalik.